hindi ito panggamot itong kinakaharap nating sakit sa ngayon. Pero kung bago ito dumapo sa'yo, eh meron ka mga ganitong precautionary measures, mas maganda, diba? Nakita tayo ng ano, bawang na native. Tumating na yung honey na in-order ko doon sa aking kaibigan na nag-o-online selling. Ito, native, ito yung bibili natin. Gagamitin ko ito doon sa gagawin kong garlic honey. Honey garlic. Na ipapakita ko ngayon sa vlog na ito kung paano siya gagawin at kung paano siya iinumin at ano mga benepisyo niya. Alam nyo, makakabili tayo ng mga ganito sa iba't ibang mga tindahan. Pero importante sa mga panahon ito na suportahan natin yung ating mga local online sellers para naman yung ekonomiya, yung kita ng ating mga kakilala lalo na sa nag-online selling. Boss, may bawang kayo na native? Bawang. Masabit. Ito, native. Ito yung bibili natin. Kasi matulungan natin yung mga local producers natin, lalo na sa panahon na ito. Oh, dito na tayo sa bahay. Siyempre, dito na yung honey na dineliver ng local online sellers na kaibigan na natin. Again, para masuportahan natin yung ating mga local producers. Importante yan ngayong pandemic. Paulit-ulit ko sasabihin ito kasi kailangan maalala natin palagi na tulungan yung ating mga kapwa Pilipino na naghihirap at nagsusumikap din ngayong panahon ng pandemic. At ngayong panahon ng pandemic, importante yung mga simpleng tips na ganito para makaiwas tayo sa sakit. Hindi ito panggamot itong kinakaharap nating sakit sa ngayon. Pero kung bago ito dumapo sa'yo, eh meron ka mga ganitong precautionary measures, mas maganda, di ba? So, ano ang ating susunod na gagawin? Halika, tulungan niyo akong magtantad. Medyo, di naman ito mahirap. Medyo ingat lang baka kasi maisama yung ilang tapyas ng iyong kuko. O kaya, masama yung konting balat, hindi maganda yon. Alam nyo, mas maganda to kung meron kayong food processor tapos maramihan ang inyong gawa. Pero for demonstration purposes, yung ginagawa ko lang ngayon, nagtatagtag lang ako ng kaunti, yung pinakapino na kaya mong tagtarin, mas mainam, mas maganda kasi, mas madali kasi siyang lunukin. No? Pero ako, ang gagawin ko ay kakaunti lang, daming tumatalsik, no? Para lang makita natin. Iyon, no? So sa maramihan, pag naka-food processor, tapos maramihan ito, 1 kilo, kalahating kilo ng inyong gagawin, mas mainam. Kasi makikita nyo sa picture na ipinapakita ko ngayon, galing ko sa Google na picture, na maaring ibabad na kasabay ng honey. At kumukutsa-kutsara ka na lang kapag iinom ka. Tandaan, ang advice nito, malusog ito pag ininom mo siya ng empty stomach. Eh paano kung mga simang yung sigmura? Huwag mong hahayaan na tumagal ng lampas ng 30 minutos na nandyan lamang siyang mag-isa niya. No? Kain ka na ng solid. Dagdag na impormasyon habang dinudurog ko itong bawang na ito. Ang advice ng marami ng doktor at nabasa natin sa Facebook na dapat kumakain tayo ng mga pagkain, mataas ang pH level, ang alkaline level. So ang bawang, alam niyo ba, 13.5 ang kanyang pH level. I-research niyo. Kaya ang bawang pala ay mainam talaga na pangsuporta sa ating immune system. Lalo-lalo na sa panahong merong ganitong pandemya. Kahit wala, ito nakasanayan na naming gawin. I-take ni Christine, ng aking misis, na araw-araw naming kinakain. So, eto na. Naka-ready na. Inanda ko na yung kutsara. So kung ipapakita ko sa inyo, halos ganito karami. So, tansyahan lang. Kaya nga yung advice kanina na ilagay mo siya sa garapon, yung malaki yung takip. Giling ka na ng maraming bawang, lagyan mo na ng sapat na ka-level lang niya na dami ng honey. Kumukutsara ka na lang araw-araw. Iinumin na natin. Hindi ko siya nanginunguya.
pinapaagos ko na lang siya sa tubig na iniinom ko. Mula kaninang nagpakaliwanag ako, tinatatag ko itong bawang. Pinapakita ko na sa inyo sa caption ano ang mga importanteng nagagamot nito. Kaya kapag na-miss ninyo, pwede nyo ulitin itong video na to, pwede nyo i-post, pwede nyo ilista para makatulong sa inyo palagi. Okay, so hanggang sa susunod na topic, hanggang sa susunod na tips ko sa inyo upang maging malakas ang inyong immune system. Alam nyo, kahit malalaking muscle na ganito, importante pa rin yung internal parts. Ang muscle na to, aesthetics lang to. To feel good, to look good. Pero mas importante din yung internals natin. Kaya mas binibigyan ko ng diin itong mga ganitong simple, easy to find na mga pamamaraan para tayo ay maging malusog at malakas ang pangangatawan. Hanggang sa susunod, okay? Kung okay lang sa inyo, hindi pa kayo naka-like, naka-subscribe, at importante rin sa akin ang mga comments nyo. Ano ang gusto ninyong susunod na aking i-vlog? Importante yun sa akin. Paki lang po, please. Maraming salamat. Magandang araw sa inyo lahat.